Bakit ka ba nag-aayos? Ano bang nakukuha mo sa pag-aayos? Siguro, hindi mo pa naiintindihan lahat ng mga sinasabi ko. Pero, pagtapos ng video na to, sigurado ako na maiintindihan mo na kung bakit gusto namin mag-aayos. Hey, what's up mga tola, no? Isang panibagong vlog na naman tayo ngayon. At pag-uusapan natin ngayon ay yung mga dahilan kung bakit ba kami nag-hike. At kung ano ba yung nakukuha namin sa pag-hike. Diba? Kasi syempre marami nagtatanong nito. Imposible na hindi sila itinanong ni isang beses ng mga taong nakakakilala sa kanila kung ano ba yung nakukuha mo sa pag-hike? O, ano bang dahilan mo bakit ka nag-hike? Mga ganong klase ng tanong. Kaya yung mga tanong na yung sinabi ko kanina ay sasagutin ko ngayon dito sa vlog ko na to. So, let's go mga tanong. Bilang isang mountaineer, meron kaming dahilan kung bakit kami umaakyat ng bundok. Siyempre, imposible na walang dahilan yun. Alam nga naman, umakyat ka ng bundok nung walang dahilan. Hindi, nagpakapagod ka lang na hindi ka naman nag-enjoy sa ginagawa mo. Hindi kami kagaya ng iba na umaakyat lang ng bundok para merong maipang post sa social media or maipagyabang sa mga kaibigan nila na naakyat ko yung ganito o ganyan. But the real reason is kung bakit kami umaakyat ng bundok ay dahil yun yung passion namin. Ayun yung gusto namin. Kasi kagaya nga ng mga nakaraan, nagtanong ako sa mga kakilala ko na umaakyat ng bundok kung ano bang reason nila kung bakit sila umaakyat. Ang sagot nila, para makatakas sa stress. Kasi sa totoo lang, kapag sinubukan nyo na mag-hike, iba kasi yung nakukuha mong fulfillment sa pagbi-beach or beach trip. At iba rin naman yung nakukuha mong fulfillment sa sarili mo kapag nag-hike ka. Kasi sa pagbi-beach, nasubukan ko na yun. Para makapag-relieve ng stress. Diba? Sa mga kagaya namin na naging passion na yung pag-hike, naging hobby, naging hili, ganyan. Ang pag-hike ay takbuhan o ang bundok ay takbuhan ng mga taong stress na sa mga bagay na kinahaharap nila dito sa Kapatagan. Diba kasi, sa mga kagaya natin, hindi naman siya totally talaga na oo, nakakapagod, pero iba pa rin yung feeling kapag nandun ka na sa tuktok ng bundok na iparirealize sa'yo ng bundok na yun na inakyat mo. Na iparirealize sa'yo ng bundok na yung problema mo ay maliit lang dahil yung mundo ay malawak at maaari mo pang lakbay. Diba kasi, ito ka lang. Ito lang. Tapos yung mundo malaki. Ibig sabihin nun, marami ka pang rason para magpatuloy sa buhay mo. Hindi mo kailangan sumuko. Kasi, sa pag-hike, diba,
ibabase mo siya sa totoo, sa buhay mo. Sa pag-hike, maraming ups and downs. Ganun din sa buhay. Marami kang dadaan ng hindrances, struggles, 'di ba? Pero pag na-reach mo 'yung summit, which is 'yung pagdating mo sa magbabase ka sa real life, 'di ba? Pagdating mo na sa summit, which is 'yung tagumpay, success. Kapag na-reach mo 'yon, edi okay ka mga tal. 'Di ba? Ano ang nakukuha ko sa pag-hike? Marami. Unang-una doon, syempre, yung knowledge about sa environment. Kagaya ng Leave No Trace principles. Kasi, sa pag-hike, hindi lang naman siya, ayun yung unang mo makukuha, yung Leave No Trace principles. Hindi mo lang naman siya sa pag-hike or sa pag-akyat ng bundok may i-apply. Magagawa mo rin siyang i-apply kahit nandito ka na. For example, yung mga kapatid ko, tinuturuan ko sila na kunwari meron silang basura. Di ba? Na huwag nilang itapon basta-basta yung kunsaan or basta-basta at kung saan-saan. Itapon nila yun sa tamang tapunan. Ibig sabihin nun, meron kang itinuturo sa isang tao na alam mo na makakabuti rin naman sa kalikasan. Hindi ako totally environmentalist or what. Pero kahit papaano, nandun yung concern mo para hindi ka na makadagdag pa sa mga basura pa sa ano. Nakakalungkot lang isipin na meron pa rin palang mga masasabi mong wannabe hiker na on trail, nasa trail sila. Tapos dun pa sila nagtatapon ng basura ng mga pinagkainan nila. Diba? Sa pangalawang makukuha mo, kasi diba tinanong mo, ano yung nakukuha namin sa pag-hike? Pangalawang makukuha mo dun ay, wait lang. Yan. Pangalawang makukuha mo dun ay yung history. Knowledge about history sa bundok na inakyat mo. For example, yung Mount Pamitingan. Ano ba ang history ng Mount Pamitingan? Simple lang. Kasi doon lang naman idineklara yung unang kalayaan ng Pilipinas. Or yung first Independence Day, Independence ng Pilipinas na si Andres Bonifacio mismo yung nagsabi. Kasi doon sila nagtago doon sa may Pamitinan Cave. O di ba? Ibig sabihin, meron kang knowledge na makukuha about doon sa bundok na inakyat mo. At yung pangatlo na makukuha mo sa pag-hike or sa pag-akyat ng bundok ay life teach. So bakit ko sinabing life teach? Hindi naman yung tour guide mismo o yung mga kasama mo mismo yung magtuturo sa'yo ng about sa buhay, sa importance of life. Kundi yung kalikasan mismo. Yung bundok mismo. Kung naka-encounter na kayo ng mga tao na sumisigaw sa bundok na kung ano-ano yung mga sinasabi, inilalabas nila dun yung sama ng loob nila. Tapos after nila isigaw yun, parang nabawasan yung stress nila, gano'n. Diba? Isa yun sa way ng kalikasan na makakatulong sa tao para maiwasan natin yung mga mental illness. Diba? Kaya nga, yung payo ko dyan sa mga merong dumadanas ng anxiety and depression. Kung wala kayong hika, diba? Try nyo lumabas sa comfort zone nyo. Kasi syempre, hindi ko naman sinusuro sa inyo na 100% marirelease lahat ng stress nyo. Kasi ang stress, ang problema kasama na natin yan sa buhay.
hindi na yan, ang tawag doon, hindi na yan mawawala. Pero hindi mo kailangan mag, hindi mo kailangan palaging magtago sa kung ano man yung napipil mo. So ipapakita niya sa iyo, ipaparealize niya sa iyo na, ipaparealize niya sa iyo sa bawat pag-akyat mo na hindi lang doon yung kaya mong marating, at hindi lang doon yung kaya mong matanaw. Yung nakikita ng mata mo ngayon na nandito ka sa baba ng bundok, di ba? Konti pa yan, pero subukan mong umaho ng bundok. Ipapakita niya sa iyo na kung gaano pa karaming bagay na magaganda na dapat mong makita, na hindi ka lilimitahan ng sarili mong mga mata. Kaya kagaya nga na sinasabi sa amin palagi, na sinasabi ko rin naman sa iba, diba? Ang bundok, hindi yan nagsasalita, pero willing yan makinig sa lahat ng mga bagay na gusto mong sabihin sa kanya. So hanggang dito na lang mga tol, ano, siguro naman na satisfied na kayo or nasagot na yung mga tanong nyo na sa mga reason namin kung bakit kami nag-hike. And ayun, hanggang dito na nga lang. Like, comment, and subscribe mga tol. And share nyo na rin tong video na to. At huwag nyo kakalimutan, support Philippines.